preach this anymore. I preached this last Wednesday night, the reality of the harvest. When the Lord Jesus Christ came, and He was moved with compassion when He saw the people, may mayayaman siya kanita doon, may mga nagbibenta, all of the people there were scattered abroad. But He was moved with compassion because He knows the reality. Minsan pag tinignan natin ang tao, yung hindi lang, yung kotse lang, yung magandahan lang, yung paglabas lang ng appearance, tsaka tayo nagkukulog na okay sila. And sadly, most of the time, even the Christians are envious. Naiingit pa tayo sa kanila. Not knowing the reality of these people, that without the Lord in their life, they are lonely. Yes, the reality of the harvest, they are a lonely people. A person who do not have Christ in his heart is a lonely man. Diba? Sinabi ko sa inyo nga sa the richest man of China, sigat siya kayo kasi makikita niyo siya lang sa Facebook. Nag-speak siya sa Lazan, si Jack Ma, the owner of the Alibaba Corporation. He said he is not happy in being him. Hindi siya masaya sa pagiging richest man of China. So that's what money can do. It can buy you a lot of things, but not joy in life. Okay? So, these people without Christ are lonely people. They are burdened. These people has a lie. You thought they're right, you thought they're good, but there is a lie. They are brokenhearted. Okay po? And the reality of the harvest is that they are lost. You might think that they are in the right path of life, but never without God. Man outside God and His will is a lost person. That's why Jesus came to seek and to save which was lost. Jesus did not leave heaven for righteous people. Hindi niya iniwanan ang langit para sa mga mamamayin. Iniwanan niya ang langit para hanapin ang mga nangawawala. Sino yung nangawawala? Tayo nung wala pa siya. Ang buhay natin nung wala pa ang Panginoon ay ligaw ang buhay. We don't really know where we're going, and the Bible tells us that sa kasalanan, we are going to hell. But praise the Lord, Christ came and He became a man. He died on the cross, napatay siya sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao ligaw na wala kay Kristo, nang natagpuan ng Panginoon ay naligtas. At nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Eh, kaya dapat kang magpasalamat sa pagkatatagpuan ng Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan. Namatay si Kristo para sa atin. At siya'y nabuhay ulit. So, yun yung reality of the harvest. Lonely people, they are burdened. There is a lie, they are brokenhearted. And they are lost, they are blinded. And what they need is the Savior. What they need is the Scripture. And what they need are soul winners. Sabi ng Panginoon, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Okay, but now, I suppose to preach this afternoon the message, wrong judgment. Paano ba magiging mali yung judgment natin sa pero sa Wednesday na lang yan? Ano? Because I want to preach to you on Psalm 116 first. Amen. Psalm 116. I preached this message long time ago, but I want us to review it again and study it carefully kasi dadagdagan ko pa yung wrong judgment. Ito po yung sa buhay ni Job. Nung si Job nagkasakit, dinalo siya ng mga kaibigan niya. Tapos puro wrong judgment na yung binitawan nila. So, be here on Wednesday night and we will be studying the wrong judgment. Now, we will open our Bibles to Psalm 116 and we will review this wonderful message concerning the goodness of God in our life. Gaano ba kabuti ang Panginoon sa atin at gaano tayo kabuti sa Kanya? Okay? How good God is to us, that's the first question. And it will be answered. Now the second question, how good you are to God. Okay? So let us read the verses. I love the Lord. Are you there? Amen. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me. Therefore, when I call upon Him as long as I live, the sorrows of death come past me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Verse number 4, are you there? Yes. Then call I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. So isa-isahin natin para hindi mo may maalito. O gaano makabuti ang Panginoon sa atin? Now, you ask yourself, kasi ito, personal itong kanta ng isang mag-aawit. This is his personal song on
greatness of God. Are you with me? Huh? It is entitled, the message is entitled, The Great God and the Grateful Child of God. The Great God and the Grateful Child of God. Ang dakilang Diyos at ang mapagpasalamat na anak ng Diyos. So makikita po natin dito dalawa at hindi po yung makikita dapat natin sa ating mga sarili. Yung kabutihan ng Panginoon at kung gaano kabuti itong tao, ginawa ng kabutihan ng Diyos. Okay, are you with me? Huh? Now, if it's not true in your life, then you don't have to ask yourself, ah, hindi naman ganyan kabuti ang Diyos sa akin. Kaya hindi ko na lang tatanungin ang sarili ko kung gaano ba ako dapat maging kabuti sa Kanya. But if His God is same as your God, kung ang Diyos ang gumawa ng awit na to ay kagaya ng Diyos mo, then you have to ask yourselves also, mabuti ba ang Diyos sa akin? Ika naman, gaano ba ako kabuti sa Kanya? Okay? Hello? Okay. Hello? Amen. Okay, so let's go to the first verse. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. You see that? Because He hath heard my voice and my supplication. Verse 2. Because He has inclined. Ano yung ibig sabihin ng inclined? Inilagak niya na sa'yo. Nakalagak ang kanyang tenga sa'yo. He has inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Gaano kabuti ang Diyos dito sa gumagawa ng awit? Hindi ko alam ang kanyang pangalan. He was not named in the Bible. 75 of the Psalms are written by David. Some songs are written by Solomon, Asaph, Iman, Ethan, Moses. Marami yung dito composer. Pero yung composer po ng Psalm 116, walang pangalan. Makikita niyo po sa ibang mga Psalm, yung mga pangalan niya. Song of David, a Psalm of David, a Song of Solomon. Makikita natin a song, a Psalm made by Moses. Hello, are you with me? Okay. Dahil yung Psalm 116, hindi kilala kung sino ang nagsulat. Okay? Pero isa lang ang magandang maiintindihan sa kanya, kilala niya yung Diyos niya. Hello? He has a good God. Do you have a good God? Yeah. Tignan natin kung parehas. I love the Lord because He has heard my voice and my supplication. Yung daw pong Diyos niya, mga kapatid, pinapakinggan siya sa kanyang mga panalangin. Hello? Okay. God listen, God might not be answering all your prayers, but He listens to your prayer. The only reason of why God will not listen to you, we don't listen to Him. Ano sabi ng Bible? He that, yung hindi ka marunong tumanggap sa batas ng Diyos. Even your prayer should be an abomination. Siya na tinatanggal ng tenga niya sa pakikinig ng batas ng Diyos, ang kanyang panalangin magiging kasuklam-suklam. Tama ko ba? Pero hindi naman siguro tayo ganung tao. Kaya nga kayo nandito sa church. Kasi handa kayong makinig ng salita ng Diyos. Okay? And the moment you pray, wherever you are, kahit nasa siyak ka, kahit nasa ang lugar, nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng pagkakulang, nasa gitna ka ng mga matitindag sa buhay, o nasa gitna ka ng kayamanan, ang malino na sinabi ng Biblia, there is a God that listens to your prayer. We don't deserve to be heard by God. Hindi tayo karapat dapat pakinggan ng Panginoon kasi may mga panahon na ayaw natin siyang pakinggan. Pero napakabuti ng Panginoon, nag-iwan siya ng Biblia para maintindihan natin na, hey, yung pinaglilingkuran mong Diyos nakikinig sa iyong mga panalangin. Yung Diyos na ginagawa natin ng mali sometimes, yung Diyos na hindi natin nasusunod for many times, is a listening God. He listens to your prayer. Hello? Isang Diyos na nakikinig sa panalangin. Mabuti ba ang Diyos niya? Does He have a good God? Oh, number 2, read it verse 3. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Sino sa atin ang hindi naka-experience na na-experience nitong salmis? Natatakot siya sa kamatayan, ano mo, at parang nagkaroon siya ng mga problema at kalungkutan. Verse number 4. Then called I upon the name of the Lord. Tinawag ko ang pangalan ng Panginoon. O Panginoon, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Hello? Yeah. Verse number 5. Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Amen. His God saved him from death.
His God saved him from sin. His God is a saving God. Yeah. Ang Diyos na pinapakilala ng mga awit ay Diyos na umiibig, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nakakalimot sa ating mga kasalanan. Handa niyang kalimutan ang iyong mga nagawang mali kung tatawag ka sa kanyang pangalan. Kaya nga noong araw na tayo'y naligtas, binuksan mo ang iyong puso, naintindihan mo na ikaw ay pangasalanan, naintindihan mo na ikaw ay pupunta ng impyerno pag namatay, at naintindihan mo mahal ka ng Diyos. At dahil minahal ka niya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at nang siya'y nabago sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabuhay ng muli. Yun yung gospel, yun yung mabuting balita. Sino man naman sa atin ang hindi nakakaalam kung tunay tayong ligtas, na tayo po'y minsan natagpo ng Panginoon ng kasalanan, pero iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Sino sa atin ang hindi ligtas dito? Sino sa atin ang hindi nakakatiyak ng kaligtasan? Mag-ingat kayo ha, baka may tingin ang kinipig lang yung taas ng kamay. May ganyan eh. Wala. Sino papuntahin ka mo? Amen! So, naaalala natin doon tayo ng ligtas. Tama ko ba? Mabuti ho ba ang Panginoon? Ngayon, just try to remember. Nung hindi ka paligtas, ano ba yung mga bagay na nagawa mo? Dagdag mo ba din yung mga bagay na ginawa mo nung ligtas ka na? Just try to imagine that. Ano ba yung mga bagay na nagawa natin? Mahirap yung, di ba, alam mo yung pag-ibig na martir na pag-ibig? Yung ginagawa ka nalang mali, mamahalin mo ka? Hello? Ninonoko ka na harap-harapan, mamahalin mo ka? Di ba ba sa Diyos? Di ba? Pero alam niyo ba ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin? Opo. Alam niyo ba na ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin na sa kabila ng ating mga mali, sa kabila ng ating mga kasalanan, minahal niya tayo? Amen. Walang relihiyon na magtatanggal ng madumi nating kasalanan eh. Amen. Walang kahit anong offering ang magbabayad doon sa kasalanan na gawa natin eh. Kaya dapat tayong parusahan sa impyerno eh. Pero dahil minahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng paraan para maligtas, at yun nga ang Panginoong Jesus. Yes. Hindi ang hindi kayang gawin ng tao at ang batas ng tao ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang sino mang tao sumampalataya sa kanya hindi mapapahama, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mabuti pa ang Panginoon at naligtas ka. Amen. Was God good in saving you? Amen. Was God good in forgiving all your sins? Pastor, hindi ko lang alam yung nagawa ko, number one. Number two, ito pa. Nung ayos ko na ko, ito. Nung di pa ako lang nakarating ka sa akin, ito. Yung mga naisip ko, ito. Ang dami niyan, kapatid. Kahindik-hindik na karumihan ng kasalanan. If only our hearts would be open and the spiritual truth would come out, it is filthy, dirty, rotten, and godly. Yes, sir. That is how our heart, ladies and gentlemen. But is God good? Yes, He's good. He died for that heart. Amen. He died for that sin. Amen. He died for that hell. He paid the price of your salvation. Amen. Binayaran niya na kaya nga napakasakit para sa Panginoon ang iwanan ng langit, magkatawang tao, ipago sa krus ng Kalbaryo. Ngunit lahat ng yan ay nakayanan niya para mailigtas ka lamang. Just try to imagine, kahit anong uri ng yaman, kahit anong laki ng bahay, kahit anong ganda ng sasakyan, pagkatapos hindi ka naman palaligtas, di ba naman punta mo? Would you dream of that kind of life? And one thing I realize, and I'm realizing now, life is ending so soon. Wala talagang tatagal sa atin. Nagkakaedad tayo, nadadagdagan ng oras. Pagkatas nito, next Sunday na naman, tumatakbo ng tumatakbo, hindi tayo pabata, hindi umatras ang oras, at ahalap tayo sa kamatayan. Salamat isang araw na kilala ko ang Panginoong Jesus. Salamat isang araw na tagpuan niya akong makasalanan, ngunit pinayaran niya ito at binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Kahit anong oras ko harapin ang kamatayan, titilat ang aking mga mata na makikita ko ang liwanag ng langit sapagkat may nagbayad ng aking mga kasalanan. Hindi ko kayang bayaran, hindi ko kayang baguhin, pero may nagbago sa akin, may nagbayad sa akin, may nagligtas sa akin. Mabuti ang aking Panginoon. God is so good. Binigyan niya tayo ng kaligtasan walang bayad. Sabi nga po sa Diyo, kung ang kaligtasan ay may bayad, paparo na lang tayo. Kung ang kaligtasan ay may bayad, sino maliligtas sa atin? Ang mahal yan.
kung ang kaligtasan naman ay sa kapugian at kagandahan ng paano naman sila? Tayo lang ang naligtas. Hello? Ang kaligtasan ay hindi mababayaran ng kahit anong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi mababayaran ng kahit anong reliyon. Ang kasalanan ay hindi mauugasan ng kahit anong pagpapanggap natin mabuti. Binayaran ito lahat ng Panginoon. Sabi ng Bible, and while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi namatay si Kristo nung naisip mo magpapabait ka na. Hindi namatay si Kristo nung panahon na nagbigay ka na ng oras sa Kanya. Nailigtas ka ng Panginoon habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan sa Kanya. In the moment that you are sinful, that's the moment you heard Jesus died for your sin. Christ gave you salvation. Amen. This psalmist had a good God. He has a good God. Amen? Amen. Hindi na po yun. Sabi niya, verse number 6. The Lord preserved. So number 1, sabi, how good God is dito sa mga awit. He listens to the prayer of the songwriter. Ikalawa, natutunan niya, He loves him. So God loves us so much. Does God love you? Mahal ka ba talaga ng Panginoon? Hello? O hindi ka makumbinsido? Mabuti ba ang Diyos sa'yo? Verse number 6, the Lord preserved the simple. I was brought low, and He helped me. Dumating siya sa pagkakabagsak, pero inangat siya ng Panginoon. Who amongst us can be too proud and say, oh sorry, umangat ako sa sarili kong kakayanan? I tell you, if you would just really know things according to the truth of the Word of God, you will find yourself hopeless without Him. For man is nothing without God. May mga pagkakataon na bagsak tayo, malungkot tayo, minsan lang talaga hindi tayo appreciative sa Panginoon. Pero kung talagang, ako pa ang problema ko, malilimutin. Marami sa atin malilimutin. Pero kung magkakaroon talaga tayo ng very sharp memory, and you will remember the times when you were so lonely. You will remember the times when you are so discouraged. As a pastor, there are so many times we are tempted to quit and stop. Are you with me? And I know one thing for sure. If I obeyed myself and was not encouraged by the Lord, I am not here anymore. I am no good anymore. But the only way, the only reason kung bakit nakakapangarap pa kami ng salita ng Diyos ay dahil pinapaangat pa rin kami ng Diyos. Sa mga panahon na nalulungkot ka, sa mga panahon na may mga nag-iwan sa'yo. Hello? Sa mga panahon na may nag-iwan sa'yo, sa mga panahon na ewan ko sa'yo. Eh, ganun, di ba? May panahon na ang tao gumawa ng mali sa atin, may mga panahon tayo naman talagang gumagawa ng mali. Sa mga panahon na nag-unfaithful ka, kung sumubo ang Panginoon sa atin, just try to imagine, di ba sa tao ganyan, minsan pag nagsawa na, laki mo na ginagawa, bahala ka na sa buhay mo. Kung ganun si Lord, absent ka na naman, bahala ka, late ka na naman, bahala ka na, ayaw ko na mag-quit, eto ka na naman, gusto mo na naman quit, bahala ka, unfaithful ka na naman. Can you remember the times that you're down? Do you remember the times that you're not that good in your faith? Do you remember the times that you want to quit? Do you remember the times that you're lonely? Those times are the times when God was there. Nag-aantay lang siyang bumalik ka, nag-aantay lang siyang may encourage ka muli, pwede si pastor sumuko, pwede ng kapatid mainis, pero ang Diyos hindi na uubusan ng pasensya. Hindi na uubusan ng pasensya ang Panginoon natin. Handa pa rin siyang mag-antay na magtapat ka sa kanya. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Hanggang sa na-encourage ka, mas lumabas ka, pati pagkain mo, lumabas din. Hindi tayo sinubuhan ng Diyos. Amen. He left us not. He lifted us up and He left us not. Psalm 116. Psalm 116. Verse number 8. Are you there? For Thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. He preserves us. May mga panahon na dapat bumagsak na ako, may mga panahon na dapat na bumagsak na ako sa pag-iyak, pagluha, paggawa ng kasalanan,
At sa kamatayan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Verse number 10. Verse number 10. Are you there? Ready, go. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Dumating ka ba sa point sa buhay mo na nagtiwala ka pero pinagkatiwalaan mo sa kabla? Dumating na ba sa point ng buhay mo na may nangako sa iyo na pako? Dahil beses na. Tama ba? Naramdaman niya ninyo. Ang sabi ng gumawa ng awit, natagpuan ko sa aking pagtakbo lahat sinungaling. Wala yung mga nangako sa akin, wala yung mga inasahan ko, pati si Sid, yung Mumbai, hindi na dumating. Hello! But the Bible tells us that God be true and all men liars! Hindi po kailanman tayo iniwanan ng Panginoon, iniwanan ka man ng iba, ang Diyos hindi nag-iiwan sa'yo. Yun yung nangyari sa kanya. Dumating sa point ang mga awit na ito, nilapitan niya ang mga tao kanyang pinagkakatiwalaan, ngunit wala sa kalapitan. Alam niyo ngayon, pinaaral ko yung buhay ni Job. Try to understand the things in the life of Job. Tatlo na lang yung kaibigan niya. Dumalaw yung mga kaibigan niya. Pero sa matindi nilang usapan, imbis na maging comfort, parang sinisisi pa siya. Hindi kaya ka lang naman nagkasakit yan, yung masama kang tao. Tuloy mo, saan ka makakita ng ganun? May sakit na nga dinalaw, saan parang sinisi? Are you with me? Yun ang nangyayari sa atin minsan. Tayo na yung nangangailangan ng tulong, pero ang tao mo minsan, makakasakit pa sa atin. Huwag kang manisi, mga kapatid. Huwag mo silang hayaan na ganun talaga kasi ganun ka din. Are you with me? Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may hindi makasahan ng iba. Pero ang isang tiyak, ang Diyos may pumasahan. At natagpuan niya na, baka hindi mo pa natagpuan. Siya natagpuan niya na, natagpuan niya ang Diyos, hindi sinungaling. Ikaw baka hinahanap mo pa na. Minsan ganun ang tao, dahil ayaw maniwala sa Diyos, lapit na lapit sa iba, lahat na lalapitan, pupunta na lahat, gagawin na lahat ng paraan, at sa mamuhunang pupunta, at kahit saan na, sa Mumbai, sa Busansan, hindi masamang lumapit at tumingin ng tulong. Pero may mga tao, nandiyan naman talaga ang Diyos, kaya lang ayaw lumapit sa Diyos, kasi ayaw ng paraan ng Diyos. Ang gusto paraan ng tao, ang gusto yung nakikita ng mata, at doon matatagpuan mo sa sayang pala ang pagod ko kakahanap ng pag-asa sa iba. Sapagkat ang totoong pag-asa sa Panginoon. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Is God good to this man? Mabuti ho ba ang Diyos ng tao nito? Naranasan mo ba yung mga ilang naranasan niya? Ano pa ba yung mga specific na bagay na nangyari sa iyo? At mapapatunayan mong mabuti talaga ang Panginoon sa iyong buhay. What are the specific things? I'm giving you time to think. Kailan yung panahon na napatunayan mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo? Ano yung mga panahon na naghimalaso sa'yo? Ano yung mga panahon na pinatawad ka niya? Ano yung mga panahon na binigyan ka niya ng bagong awa tuwing umaga? Hanggang ngayon na nangailangan tayo ng pag-asa sa Diyos. Hanggang ngayon na nangailangan tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Hanggang ngayon na nangailangan tayo ng grasya ng Diyos. Hanggang ngayon na nangailangan tayo ng provision ng Diyos. Hanggang ngayon na nangailangan tayo ng pagpapala ng Diyos. Hanggang ngayon, kailangan natin ng Diyos. This church need God. Your family need God. Your individual life needs God. There is no time that you will not be needing God. Until today, you need Him. And listen, ladies and gentlemen, mga kapatid, until today, He is available. Available pa rin ang Diyos ngayon kung sa Kanya ka magtitiwala. So, ang unang tanong, mabuti ba ang Diyos? Hello? Yun yung tanong. Ano sa tingin nyo? Sino ang makakapagpatunay, Pastor, lalabanan ko yung mga awit na yan para sa akin masama ang Diyos? Para sa akin, hindi patas ang Diyos. Now, if God is good to you, say amen. Amen. Kung napatunayan mong mabuti ang Diyos sa buhay mo, ako, Pastor, pinag-aaralan ko pa. Medyo nagtatanong isip pa ako kay Lord kung talaga mabuti siya. Hello? Hi. But if you're convinced that God is good, this is for you. If God is good, the question, another question is,
how good you are to your group. If your answer is, Pastor, yes, I have a good God. My God is good. Sometimes I don't understand Him, but I have proven Him, He is good to me. Sabi nga nung ano, is God is good? All the time. God is good. Amen. God is good to me. Can you say that if it's true? God is good to me. God is good to my family. God is good to my church. I don't know about you, but I can say it. God is good to me. Now, if God is good to you, say it. Sure? Amen. Sure. Ano ba? Kaso, tinatanong ako. Kasi malino dito sa Psalm 116, mabuti ang Panginoon. Kaya ito yung tanong niya sa verse number 12. What shall I render unto the Lord for all these benefits toward me? Amen. I can count on my fingers and would be needing more. Kailangan kong maging, ano may mahabang kalamay? Centipede, millipede, para mabilang sa aking mga daliri ang mga kabutihan ng Panginoon. Itong mga material na bagay na meron tayo, kasama rin natin. Kasi sabi ng Bible, every good and perfect gift is from above. Kasama pa yung asawa mo, anak mo, buhay mo, church mo, ministry mo, mga himala sa buhay mo, mga provision ng Panginoon. Just try to imagine on how you overcome things. Amen. It is all because of the goodness of God. Kaya nagtanong yung psalmist. Verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Now here's the question. How good or grateful you are to your good God? Kung ang Diyos naging mabuti sa'yo, may mga pagkakataon kami gusto tayo ibigay ng Diyos, hindi niya binibigay. Alam niyo bakit? Kasi sa kabutihan niya din. Kasi alam niya kung saan tayo mapapasarap. Alam niya kung saan tayo hindi pwede. Alam niya kung ano hindi pa tayo ready. That's how good God is to you. Now the other question, am I good to my God? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano naman ang maiaalay ko sa Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihan sa amin? Ano naman ang may papakita kong kabutihan sa Diyos? If God has been good to me, how can I be good to my God? Gaano ako kabuti sa Panginoon? Number one, let us read. Verse number 13. Verse number 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Pupunin ko ang sarong ng aking kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung totoo na naniniwala ka sa Diyos at alam mong mabuti siya sa iyo, ang isa sa sinagot niya na pwede natin makuha, kukunin ko ang cup of salvation at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. I will preach the gospel wherever I go. Mga kapatid, mabuti ang Diyos niya sa kanya. Kaya tinanong niya sa sarili niya, ako ba mabuti sa Panginoon? Dahil mabuti siya sa Diyos, ang sabi niya, I will take the cup of salvation and call on the name of the Lord. Handa kong kunin ang cup of salvation. Pag sinabi mo kasing cup sa Bible, it is mixed with suffering. Pag sinabing sorrow, kasama ito yung bigat. Kasama ito yung trial. Alam niyo ba na pagiging ligtas, hindi pagiging sikat? Simula nang naligtas ka, simula nang nagpapatuloy ka sa Panginoon, yan yung panahon na hindi magaan sa paningin ng iba ang pagiging Kristiyano mo. Hindi lahat na kinonggratulate, oh talaga Christian ka, blessing yan sa buhay mo. Tita, ate, kuya, pamangkin, dito, hindi. Ayaw nila yung ginagawa mo. Bakit ikaw may church? Bakit ikaw maayos manamit? Talaga bang maayos kang manamit? Hello? Bakit ikaw hindi nagmumura?
That's the cup of our salvation. Kasi kung ligtas ka, dapat di ka na nagmumura. Kung ligtas ka, dapat manamit ka na ng maayos. Kung ligtas ka, dapat iniingatan mo na ang patutuo mo. Kung ligtas ka, dapat nagtuturo ka ng kaligtasan. Christians, listen. If God is good to you, ask yourself, am I good to my God? Then if you're good to your God, you've got to have the cup of salvation. Amen. You have to take the cup of salvation wherever you go. You have to preach the gospel wherever you go. Amen. Kahit saan ka mamunta, handa mo bang ibahagi ang iyong pananampalataya? Handa mo bang i-share sa iba na si Kristo ang iyong tagapagligtas? When was the last time you shared the gospel? When was the last time somebody heard the good news about you? Amen. Nagtataka ako at nagtatanong sa aking sarili kasi nung namatay yung kakilala ko sa mundo, nasabi ko ba talaga sa kanya yung kaligtasan? Alam niya nag Bible school ako, alam niya nag-pastor ako, pero ang tanong, na-share ko ba yung kaligtasan? Pero parang naalala ko, na-share ko sa kanya. Hindi ako sigurado dahil malilimutin din naman ako. Pero hindi ko na kailangan alalahanin yung nawala na. Ang kailangan ko ngayong isipin, ngayon, handa ko bang i-share ang kaligtasan ni Kristo sa iyo? Mabuti ang Diyos sa akin, tama ko ba? Amen. Mabuti ba ako sa Diyos? Am I good to my God? Am I sharing the gospel to other people? Am I sharing the gospel to my loved ones? Am I sharing the good news of salvation? Kaya kung mamaya, hindi ka sasama, pagkakataon mo na sana yung sabihin, Lord, I want to be good to you. I will share the salvation that you have given. Again, regardless of the money, regardless of the faces of the people that you will meet, if they do not have Christ, they need God. Kailangan nila ang Panginoon. At ang magsasabi sa kanila niyan, hindi kung sino-sino. Sige, puloy ang hahayaan mo na magsabi ng kaligtasan sa kanila. Hindi. Ikaw, tayo po ang magsasabi ng kaligtasan sa kanila. We will be the ones that will share the gospel with them. We should be the ones that will give out trust. We should be the ones that should post on our Facebook account who God is. We should be us that will tell the world that Jesus is the Savior. Amen. Mabuti ba ang Panginoon sa atin? Amen. Tanong, mabuti ba tayo sa Kanya? Then share the gospel. Preach the gospel of the Lord Jesus Christ. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? The first thing that He would do, He said, I will take the cup of salvation and call on the name of the Lord. And call on the name of the Lord. I will pray all the time. Kanina, I will preach the gospel wherever I go. Number two, I will pray all the time. So wherever you go, pag sinabing wherever, meron pang lugar na hindi ka pwede mag-share? Doon sa pusa, sinwede video na sa pusa. Joke lang yun. Pero sa bawat tao na makakasalubong natin, sa katrabaho mo, sa kasama mo sa bahay, sa mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo, dapat ma-share mo sa kanila na Kristiyano ka, dapat ma-share mo sa kanila na ligtas ka, dapat nakikita nila ang pagbabago sa iyo, dapat nakikita nila na iba ka na, dapat iba na ang pananalita mo, dapat unti-unti nang nababago ang pananamit mo, dapat unti-unti nang nababago ang mga pangarap mo sa buhay, yung mga dati mong kalokohan nawawala na. Hindi ka perfecto, pero ikaw ay binabago ng Panginoon at tinanggap mo. At higit sa lahat, dapat naririnig nila na ang kaligtasan hindi sa reliyon, ang kaligtasan ay libre na. Amen. Next, you pray all the time. Keep praying all the time. Sabi niya ganun, I will call upon the name of the Lord. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Gaano kabuti ang Diyos sa akin? Mabuting mabuti po. Gaano ako kabuti sa Diyos? Magtuturo ako ng kaligtasan. Mag-pre-pray ako. Mag-pre-pray ako. Gaano kataas ang tingin mo sa panalangin? You know why we are going to church every prayer meeting? Because that's how high we treat prayer is. Ganun kataas ang tingin namin sa panalangin at ganun dapat kataas ang tingin namin sa Diyos. Kung ang Panginoon ay gumagawa ng iba na, kung ang Panginoon ay naging mabuti sa akin, wala dapat ahandaan ako'y mananalangin sa Kanya. I will pray unto God. I will call upon His name. Hello. Amen. I will call upon the name of the Lord. That's why we have a church. Kanina na pag-aralan po natin sa Sunday School, ano ba ang kahalagahan ng church? At sino yung nagbasa pa tungkol kay Peter? Brother Vincent, ikaw ba yun? Na si Peter ay nakakulong and then the prayer that the church prayed together with us.
without ceasing, nag-prayer meeting sila. Para po sa mga mahal namin bisita, every Wednesday night, may prayer meeting po dito. Nagsasama-sama kaming manalangin, humihiling ng mga himala sa Panginoon. You can come with us and pray with us every Wednesday night. If you want, if you believe that God is good to you, be good enough to attend prayer meeting. Be good enough to support prayer meeting. Be good enough to pray together in your family, in your home. Have a prayer time. Pray together. Pray individually. Pray before you eat. Pray before you sleep. Pray when you wake up. Just thank the Lord for what He has done. Because prayer will tell the Lord, Lord, I am grateful to what you're doing to my life. Ako'y nagpapasalamat sa ginagawa mo sa aking buhay. Are you still with me? Verse number 14. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Ang mga pangako ko sa Panginoon ay gagawin ko. Kanina, I will preach the gospel. I will pray all the time. Number 3, I will pay my vows. Amen. That's how good you are to your God. But again, if you would ever think, baka may mag-isip dito na magsabi, parang mas marami akong ginagawang kabutihan sa Diyos kaysa siya sa akin. Don't you ever say that word without thinking carefully. Pag-aralan mong mabuti simula ng naligtas ka, simula ng pinatawad ka niya, simula ng naghimala siya sa buhay, simula ng pinoprovide niya ng iyong mga pangangailangan, never can we outgive the Lord. Never can we outgive God. Hindi natin malalagpasan, Lord, mabait ka sa akin. Oh, mas mabait ako sa iyo, Lord. Mas magbibigay ka sa akin, mas mapagbigay ako. Never can we do that. I will always remember the servants that had 5 talents, that have 2 talents. Nung bumalik yung kanilang amo sa Matthew, ang sabi ng amo nila, thou hast been faithful in that which is little. Holding hundreds of thousands of gold in their hands. Yung 5 talents, hindi yung 5 piso yun. It is amounting to hundreds of thousands of dollars. Yung 5 talents, yung 2 talents, at yung 1 talent. Diba, umalis yung amo nila, pagbalik, ano sabi? Ito po, yung 5, naging 10. Sobrang daming pera nung mga kapatid. Pero ang sabi ng kanyang amo, thou hast been faithful in that which is little. That is a little thing. If you are telling the Lord, Lord, I'm doing something for you, my friend, it is a little thing compared to the glory of heaven, compared to the streets of gold, compared to the forgiveness that you have received, compared to His goodness, compared to His love, compared to His care, compared to His love for His mercy, compared to the times that you prayed and asked God for forgiveness, compared to the times that you needed help and He helped you, compared to the times that you are discouraged and God has encouraged you, you can never outgive the Lord. Amen. So if that time that you would say, parang sobra na ang ginagawa ko para sa Panginoon. Kapatid, napakaliit lang yan sa kumpara ng kaluwalhati ang kaya ipakita sa iyo ng Diyos. Hello! Hindi pa kasama ang mga pagpapala niya sa lupa. Hindi pa kasama ang mga provision niya sa lupa. May 6 na points pa po ako dito. Number 3, I will pay my vows to the Lord. Sabi niya, I have a good God, then I should be good to my God. Anong sabi niya? I will preach the gospel wherever I go. I will pray all the time. I will pay my vows unto the Lord. Tatlong bagay lang po, ngayong hapon ito, na sana maintindihan natin, mabuti ang Diyos sa kanya. Tanong, mabuti ba siya sa Diyos? Mapagpasalamat ba siya sa Diyos? Ano yung tatlong bagay? Ito yung i-check natin sa sarili natin. Teka, mabuti nga ang Panginoon sa akin. Ang tanong, nag-share pa ba ako ng gospel? Nakikita pa ba ng iba sa akin si Kristo? Nakakapagturo pa ba ako ng Ebanghelyo sa mga mahal ko sa buhay? Alam ba nila na Kristiyano ako? O tinatago ko? Mabuti ba ako sa Panginoon? Ikalawa, nananalangin pa ba ako? Kamusta ang ating prayer night, mga mahal ko kapatid? Kamusta yung paglapit natin sa Panginoon? Isa yan sa nagpapakita kung gaano makabuti si Diyos. Itatlo, papaano ang mga pangako? Eh, Pastor, sabi sa Bible, kung hindi ko rin naman tutuparin, huwag ka naman mangako. Totoo yan. Pero may mas mataas na level dyan. At yun yung level ng mapagpasalamat na tao. Siya yung tao na nangako kasi mahal niya ang Panginoon. Sino siya inyo ang nagmamahal?
ng aking asawa. Kaya sabi ko, mahal, promise, hindi ka nababalik doon sa unang hospital na pinamahal. Mamali natin. Then, joke lang. Nanganap po siya noon sa napakabulok na hospital. Sa isang kama, may tatlong nanay at may tatlong bata. Anim sila sa isang kama. Nakamotor kami habang nagliligol si Ma'am Jessel. Eh, nagsisimula pa lang gawain natin. Eh, wala pa kayo. Pero dahil mahal ko siya, hindi ko pwede sabihin sa kanya, mahal. Mahal kita, pero ayoko na lang din mangako, ha? Baka doon ka na lang din ulit. Kaysa naman mangako ako sa'yo na, di ba? Baka takasan ako niyan, eh. But because I love her, I made a promise to her. Baka sa katabing hospital. Ako kami, sa hindi because true love vows. True love vows. Ang totoong pagmamahal na nangako, Panginoon, ititigil ko na ito. Panginoon, ibibigay ko ito. Panginoon, iaalay ko ang oras ko sa iyo. And then, you will pay your vows. Why? Because God has been good to him. He will be good to his God. Ano yung tatlong bagay? How can I show God that I am good to him? Number one, by preaching the gospel. Number two, by praying to the Lord. Number three, by paying my vows. God bless you, church. I hope and pray you would ask yourself this afternoon. Is God good to me? It was answered. Number two question, am I good to my God? Mabuti ba ako sa aking Panginoon? May pray tayo lahat. Amen.